Hi mga Beshies! This is DJ Fredz, ang pambansang Beshie for today's video guys. Ay isha-share ko sa inyo yung important paper na inaantay ko. And I have been waiting for this for so long. And finally, na-receive ko na rin po ang aking Google Adsense pin. So mamaya isha-share ko sa inyo para saan nga po itong Google Adsense pin na ito at saan siya ginagamit. So kung interesado ka sa vlog na ito, please keep on watching. Pero bago yan, commercial muna tayo. Mga besh, i-share ko na nga sa inyo kung paano ako nagkaroon ng Google Adsense pin at kung kailan ko siya nakuha, kung ano ba yung mga dapat kong gawin para magkaroon ako ng Google Adsense pin. So, unang-una, kailangan mong ma-reach yung dalawang requirement ni YouTube, which is the 1,000 subscribers and also the 4,000 watch hours. Pagkatapos mong ma-reach yung 1,000 subscribers and 4,000 watch hours, ay pwede ka nang mag-apply for monetization. So kapag in-apply mo yung monetization, kung napapansin niyo sa screen natin, meron diyang nakalagay sa baba ng apply or submit. So kapag na-reach mo na yan, i-submit mo na siya and then i-apply mo. And then after nyan, kapag okay na yung dalawang requirements mo, makaka-receive ka ng email kay YouTube na approve na ang iyong YouTube channel for monetization. So, ano ba yung mga kailangan kong gawin para ma-approve siya? Unang-una, kailangan nating tandaan ang tatlong steps ni YouTube. Ang unang steps ay kailangan reviewin mo ang YouTube Partner Program Terms and Condition. So, after mo siyang basahin, i-check mo siya yung box dyan sa bandang baba. And then after niya, pumunta ka na sa step 2. Sa step 2, kailangan mo mag-sign up ng Google AdSense or gumawa ng Google AdSense account. Sa case ko, hindi na ako nag-sign up pa sa Google AdSense. Automatic na siyang nag-done dahil nakagawa na po ako ng Google AdSense account ko before, bago pa ako mag-start sa pag-YouTube. So, ibig sabihin, habang ginawa ko yung YouTube channel ko, isinabay ko na rin ang paggawa ng Google AdSense account. And then, sa step 3, kapag okay na po ang ating step 1 at ang step 2, sa step 3 naman po ay wala na tayong gagawin. Antayin na lang natin na ma-review ni YouTube ang ating YouTube channel. So, sa case ko nga po, 24 hours bago siya ma-approve kasi kung hindi ako nagkakamali, ang watch hours ko noon ay 4,001. Siguro sa YT studio ko, hindi pa siya saktong 4,000. Kaya kinabukasan, tsaka lang siya nag-approve yung oras kung kailan ako nag-apply. And finally, meron na tayong commercial and ads doon sa ating mga videos. So kung meron na po tayo niyan, so ito na po ang next nating gagawin. So ito na nga mga besh, so after nating mag-apply for monetization at na-review na rin po ni YouTube ang ating YouTube channel at okay naman po siya, makaka-receive tayo ng email na okay na ang ating YouTube channel for monetization. So ang kailangan nating gawin ay pumunta tayo sa ating YouTube channel. Kailangan kung ang gamit nyo ay cellphone, naka-desktop site po yung ating cellphone. And then after nyan, makikita nyo sa mismong YouTube channel nyo, sa right side, hanapin nyo po yung YouTube Studio. Kung ang gamit nyo po ay laptop or desktop, matik naman po na makikita nyo na agad si YouTube Studio. So, ang kailangan nyo gawin ay i-on nyo po lahat ng videos doon sa monetization. So, kung napapansin nyo po sa screen, yung unang video ko dyan na nakikita nyo po ay naka-off pa siya, yung apat na video. So, ang kailangan kong gawin dyan ay i-on po yan isa-isa. Pwede nyo rin siyang i-on ng lahatan. Sa case ko, ang ginawa ko na muna kasi nagtatry ako, in-on ko siya isa-isa. So, after nyan, in previous month, meron akong isang video na hindi ko siya ma... Ay, meron actually, bago pala po yun, meron akong isang video na nag-trending talaga na nag-tumaas yung kanyang views. Hindi siya nagmo-monetize. So ibig sabihin wala siyang ads na lumalabas. Hindi ko alam kung ano yung reason kung bakit walang ads. Wala naman akong copyright, wala akong
songs na ginamit. So ewan ko kung ano yung ginawa dito ni YouTube. Nag-appeal na din ako, and then in the end, wala pa rin po siyang ads na lumalabas. So sayang, kasi medyo malaki yung earnings ng views doon, and then for sure kung maraming viewers, so malaki din yung kikitain mo kahit papaano. So by that, kailangan maging aware tayo kung ano yung mga videos na ina-upload natin. And then after natin siyang i-on lahat, so ayan, napansin nyo, naka-on na po siya. So ayan, so wag naka-on na yan. So after ilang seconds or minutes, magkakaroon na po tayo ng commercial or ads sa mismong videos natin. So dyan pa lang po tayo magkakaroon ng revenue or kita sa ating YouTube channel. So kailangan yung mga viewers natin or subscribers, hindi po nila ini-skip yung videos. Parang yun na lang din po yung pinakatulong nila sa atin kung nagustuhan talaga nila yung videos na pinapanood. Especially kung yung videos na kinuha nila or pinanood nila is na-entertain naman sila at magagamit naman nila for entertainment or for educational purposes. So wag na lang po sanang i-skip. So ayun. So ito po ngayon, ipapakita ko naman sa inyo ang itsura ng Google AdSense. Ayun po ang aking Google AdSense account. Kung napansin nyo sa earnings, naka-00 pa yung USD natin, yung US dollars natin. So wala pa rin po yung kita. So kung napansin nyo, ito sa susunod kong slides, yung aking earnings ay naka-zero pa rin. So kailangan umabot yan ng $10 para magkaroon tayo ng Google AdSense pin. Once na may Google AdSense pin na tayo, yung ating mga ads or commercial sa ating YouTube channel ay hindi na po mawawala. So ibig sabihin, tuloy-tuloy po ang pagpasok sa atin ng dollar kapag yan po ay tuloy-tuloy po ang ating ads or commercial doon sa ating videos. Pero kung hindi natin yan na-verify, hindi dumating ang ating Google AdSense pin, pwede naman tayo mag-manual. So kailangan ma-verify natin agad yung Google AdSense natin once na dumating na yung ating Google AdSense pin. Kaya napakahalaga din po yan ng Google AdSense pin. At pagkatapos niyan, kung ma-reach na rin po natin ang $100, ito po yung pinakamababang earnings na kailangan natin para ma-withdraw natin yung mismong sahod natin. Pwede na natin siyang makuha. So kung makaabot na tayo ng $100. So $100 po yung pinakamababa. So kung hindi, kung nasa 95, 94, 99, hindi pa rin po natin siya pwedeng withdrawin. So sa susunod kong vlog, ipapakita ko sa inyo kung paano ba makukuha yung ating YouTube sahod para ma-encash na natin siya. So abangan niyo yan. So as you can see, $45 pa lang ang meron ako sa aking Google AdSense, and I hope na ma-reach na natin sa susunod na buwan or sa susunod na linggo ang aking $100. So I hope mga besh, meron kayong natutunan. Nga po mga besh. So I hope meron kayong natutunan sa ginawa nating video. Kung meron kayong mga thoughts, questions, or gustong bigyan ng kasagutan ng inyong mga katanungan, pwedeng-pwede kayong mag-comment sa aking comment box. So muli, maraming salamat po sa inyong lahat at maraming salamat sa pagsuporta sa aking YouTube channel. So magkita-kita tayo sa susunod kong next vlog. Bye-bye!